At maligayang pakikinig po mga kaibigan, at kahit sa mga nilalang na niniwalang hindi pa talaga tapos ang summer kahit umaambun na sa labasan. Oo, dahil hanggang may promo ha, may promo ang TNT mga kaibigan. Hanggang ano pa to? June mga kaibigan. Oo. Ang promo na ito, May, oh, meron pang kalahating buwan ha, mga kaibigan. Kung naaalip, ba na kayo sa init ng panahon o di kaya hindi nyo alintana ang pag-ambon-ambon lately, pues, huwag na magdusa, mag-chill-chill na tayo, mga kaibigan, dahil nandito ang Super Panalo, ang summer is April, May hanggang June, sure ako dyan, ha? Super Panalo, ang mapremit pa, pakulo dahil 3 winners ang pwedeng manalo ng all-expense paid trip sa grand prize ng TNT Panalo Wheel. Pwede kang mamili sa mga sumusunod na summer destinations sa Pilipinas. Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Buon at Boracay. At para mas enjoy ang Super Panalo Summer Vacation, biruin mo pwede kang magsama ng 2 katropa. Aba! Gusto ko yun! Kaya load na ng load ng TNT promo AM15 para mas maraming spins. Just text WIN to 4545 for free or visit www.tntpanalowheel.com for more details. Ewan ko lang kung hindi ka mag-enjoy ng sobra makakapagsama ka ng 2 of your friends. Tatlo kay Gregora Bells. Pak, go na yan. Go na yan. Oh, hanggang June lang mga katropa, kaya huwag pala lampasin. Kung ganito lang lagi, eh, gugustuhin ko na mag-summer na forever na. Para may forever naman. Mag-TNT na dahil sa TNT araw-araw. Panalo. Alayo kasi maniwala na ito. Uy, congrats ha. Sa mga nanalo sa pakulo ng Cherry Mobile na nakaraang weekends, mga kaibigan, Friday, Saturday, and Sunday, naglibot ang Cherry Mobile sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At namigay ng papremyo, go to www.cherrymobile.com.ph. Ayan, para malaman ninyo kung saan ba yung next event ng Cherry Mobile. Tapos, abangan nyo maging model ako ng Cherry Mobile. Bakit ba? Wala yung maging ano, mag-billboard ako sa EDSA. Hindi masama, di ba? Yan na yung career path ko para maging bold start. Ba't ba nahihirap? Bakit mo sinasabi ko? Meron kayang ganun, no? Pangarap niya sa buhay maging bold star. Meron kayang kilala? Meron kayang, di ba? Yung pangarap talaga yung talagang career path mo yan para ipuporso mo. Talaga? Wow, kadiri, ha? Maligaya ang pakikinig mo mga kaibigan sa mga nagkapangarap bigla tonight. Hello po sa inyo lahat. At sa mga nilalang na naniniwalang love is blind. O diba? If love is blind. Sabi nung kanta. I find my way with you. Zaga, ay muulan na nga eh. Hello? Ay, loko to ah. Love is not a competition. If you try to win, you end up losing your partner. Sabi ng Love Radio Facebook. Bakit ba? Nasa Facebook ko din. Binabati ko yung mga taga-aling Tonyas, mga kaibigan. O, dyan sa may dampa, sa Makapagal. Kumain kami dyan kanina. Nakaluwag-luwag. O, medyo ano, nakapag-ipon-ipon ng barya araw-araw, 5-5. O, nakabili kami dyan. Hello po. Salamat. Sa mga on the way somewhere tonight, thank you very much. We'd like to say hi and good evening. Happy birthday to my brother, Kuya Greg. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, baby. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Okay lang ba uminom ako ng soft drink sa makausap ko kayo? Wait lang ha. Natakam ako, mga kaibigan. May nagbigay sa akin ng, ano, Coke in can, mat ba? And, niinom ko yun. At bon voyage po sa aking, ano, bunsong kapatid. Aalis na yung kapatid ko bukas, going to Pagabarkuna. Yes, may tatulong na bayad ng bahay, kuryente namin, yes. Ano talaga? May tatulong na.
Enrollment, tapos naman enrollment. Diba? Binabati ko pa yung mga nangingin ng pang-enroll sa mga magulang pero hindi naman talaga nag-aaral. Maraming ganyan, ha? O, yung mga, ano, alam na magulang sa abroad, ano, pumapasok sila. Every semester, pinapadala ng pampa-enroll pero hindi pala pumapasok. Maraming ganyan, mga kaibigan, ha? Kung sino pa yung mga anak na nanghingi ng pang-enroll sa magulang kahit na hindi pumapasok, eh, gago ka po. Para malinaw. Di ba, niloloko yung magulang nyo. Lalo yung mga, ano, ito, bato-bato sa langit, ha? Totoo to, ha? Yung, ano, yung magulang niya, hirap na maghanap buhay. Tapos, pag pinapaaral siya, tapos kickback pa, diba, ang bayaran 2-5, gagawin yung alagay niya ng isang 0, pa 20,000. Maraming ganyan, ha? Yung garapal. Although, hindi tama, katanggap-tanggap mo, ano ba, mataas grade naman yan, diba? Kahit pa paano, may excuse. Although, walang justification yan, eh. Pero kahit pa paano, diba, mahuli ka man ng magulang mo na ganyan, hindi ganun kabigat sa kanila. O, cum laude naman to, eh, na kahit nang upit. Diba? Pero yung iba, hindi na nag-aaral, parang tanga, oh. Hindi na nag-aaral, hindi na pumapasok. Kaya, enrollment na, mag-aaral kayo mabuti, mga kaibigan, na hindi po lahat ng bata sa Pilipinas ay may kakayahan at pagkakataon na makatungtong sa eskwelahan. So, may mga pagkakataon dyan, alagaan niyo yung pagkakataon na meron kayo. Caller na ba? Si Glenn ng Nueva Ecija. Hello, Glenn. Hello, sir. Good evening po. Hi, good evening. Ilan taong ka na? 21 po. 21. Ang ginagawa sa buhay? Tatrabaho, Papa Jack. Anong trabaho? Ngayon po na, kinukontrata ko po yung mga estudyante sa isang university po na... Para maging ano? Sila po yung parang inaano po nila sa akin yung mga drawing na i-project po nila, Papa Jack. Bubabawal yan? Hindi naman po. Pero palalabasin nila sila may gawa? Hindi po. Kasi po, kakilala po ko ng mga professor. Okay lang. So, ano-ano? Sa blueprint ba yan? Hindi po. Yung mga ordinary projects lang po. Okay. Akala ko yung mga, akala ko architecture. Mga art subject, mag-drawing ng ganito, ganyan, yung mapa ng Pilipinas, ganyan. Actually, ko na rin po yung mapa niya. Architecture? Hindi po, yung mapa po ng Pilipinas. Ah, talaga? Apo. Pagkano ang ano, babak, sinlaki ng bumpeeper? Depende rin po sa drawing, Papa Jack, eh. Mapa ng Pilipinas, bumpeeper. Pagkano? Sila-sila na po nag-uusap, Papa Jack. Hindi po ako nagbibigay ng price. Pero magkano regular na binibigay sila? 170 po, kung ganun lang po alam. 170? Apo. Halimbawa, ano, project sa Hekasi, Emilio Jacinto, drawing. Depende rin po sa size, Papa Jack. Kung kasi laki lang din po ng band paper, kung hindi naman po ganun kahirap yung ibibigay na copy, ganun lang din po yung price. Pwede na, no? Yung isang band paper, gano'n mo katagal gagawin yun? Half day lang po. Pwede kung meron ka tatlong tanggap, di ba meron ka rin kulang-kulang liman, di ba, 500? Apo. Pwede na, no? Kaso, Papa Jack, hindi naman po everyday meron, eh. Yeah, at least meron kang pinagkakakitaan ngayon. Opo. Ano ang gamit mo? Charcoal, watercolor, pastel, ano? Yung charcoal po. Charcoal. Opo. Artist ka pa. Ano, yan bang kursong tinapos mo? Hindi po, Papa Jack. Nakahiligan ko lang po. Ilan taong ka na ba? 21? Opo. Anong tinapos na course? Undergrad po. Electronics po. Layo, ah? Nakahiligan ko lang po yun, Papa Jack. Good luck, sir. Dumami ang kliyente mo, ha? Opo. I-drawing mo nga ako, Brad, wearing only perfume. Abstract, Papa Jack. Wow, ha? Bastos ka, ha? Abstract ako, ha? Loko ka. Sinong ano mo, nanay mo, ha? Sige na, dali. Kwentuhan mo na ako. Ano ang paglilingkod sa'yo, brother? Kasi, Papa Jack, may girlfriend po ako na... 1 year and 2 months na po kami. Tapos, kanina lang po, humingi po siya ng space. 1 year, 2 months na kayo, kanina hingi space? Opo, kasi daw po, hindi na daw po kasi kami masaya. Kasi so, po, nito... Anong dahilan? Diba niya nasabi yan? I'm sure may dahilan yan. Opo, Papa Jack. Kasi po, hindi po siya yung type ng girlfriend na ano, Papa Jack, na showy. Hindi po siya yung sweet.
Tsaka itong mga last few months po, may mga pinagsisulosan na po ako sa kanya. Gaya po nung yung may communication po siya dun sa last ex niya. Talaga? Opo. Which is hindi ko naman po gusto. Siyempre, tapos, lahat naman siguro tayo, di ba? Ayaw natin na kakwentuhan ng jowa natin yung ano. Pinaliwanag po naman sa kanya, Papa. Sa kanya. Sabi ko, minsan mo nang nakasabihan ng I love you yan. Tapos sabi niya po, kaibigan lang daw po. Maiintindihan ko yan. Kung ba, mayroon kailangan gawin. May ano, kumbaga yung necessary. Pero kung out of the blue, hindi mali yan ha. Hindi lang din tama. Di ba? Opo, Papa. Tapos po yung may mga nagme-message po sa kanya. Ni-reply niya. Opo. Wow, nga yun. Wala sana masama. Kaya lang, di ba, connect the dots, nakikipag-iwalay siya. Opo, ang pinakamatindi po kasi, Papa Jack. Hindi siya showy sa'yo, pero kachat niya yung mga lalaking yun. Wow, iba yan. Ha? Opo. Ganda, ganda. Tapos? Tapos po, yung pinaka-ano po, Papa Jack, yun sa best friend niya po. Ano meron? Although babae naman po yung best friend niya, Papa Jack, kaso lang po, yung parang pangaramdam ko po kasi may iba, Papa Jack, eh, may parang, ano eh, yung sa conversation nila, Papa Jack. Paano, ano nabasa mo, exactly? Yung hindi niya masabi sa akin na word, Papa Jack, halos morning, tanghali, hapon niya po sinasabi doon. Ano yun, anong word yun? Yung simpleng I love you lang po. Nag-I love you sa best friend. Opo. Tapos, yun po kasi hindi niya po masabi sa akin kahit sa text lang. Pag inaano ko po sa kanya ng personal, kino-confront ko po siya ng personal, Papa Jack. Ang sinasabi niya lang sa akin. Eh, kasi babae yun eh. Tapos, babae naman pala yun, bro. Oo nga po. Pero po, Papa Jack, pag kino-confront ko naman po siya sa text, sinasabi niya po kasi may mga ibang tao pag sa personal po kasi nahihiya daw po siya. Hey, Brad, kala ko naman lalaki yung best friend niya. Huwag mo na gawing issue pa yun para ka nang... Sure. Hindi po kasi, Papa Jack, yung kahit yung mga, yung kapatid niya po, yung mga classmate niya, ganun na rin po yung tingin sa kanila, parang may iba po. Kasi po, iba po talaga pag magkasama po sila. Ano? Yung nagyayakapan sila sa, kahit sa gilid ng highway, yung nag-holdingan sila. Alam mo, ganda, no? Ayan kasi mahirap pag babae, di ba? Kasi they can just get away with it kasi they are naturally sweet to, it, di ba? To each other. Ang babae, wait, black lang. Hole! Ganyan kasi pag babae, sinasabi ko, di ba? I mean, they have a legit excuse. Iba na ganun talaga sila. They're naturally sweet sa kapwa babae. Oh. Hindi, alam naman natin, na pangit tignan yan pag lalaki yung nagyayakapan sa gilid ng kalsada. Imagine mo na lang, di ba? Ba, tayong dalawa, Brad, friends tayo, tapos magyayakapan tayo sa gilid ng kalsada para mahirap paliwanag doon na friends lang tayo. Di ba? Opo. Sorry. O, tapos? Tapos, yun nga po, Papa Jack, pati yung ate niya, napansin niya po. Isang umaga po kasi, Papa Jack. Minsan po kasi nagpupunta ako sa kanila, Papa Jack. Hapon po. Bali, malayo po kasi, Papa Jack, yung sa amin sa kanila. Isang barangay po yung pagitan, Papa Jack, pero puro kakahuyan po. Pero nilalakad ko lang po pupunta sa kanila. Tapos po, minsan po hindi na po ako pinapauwi ng papa niya. Bakit? Kasi po gabi na daw po, baka po mapano ko sa daan. Kunin ka ng kahoy. Matapos po, nung isang ano po, pagising po namin, Papa Jack, na umagahan, hiniram po ng ate niya yung cellphone niya. Tapos sabi po nung ate niya, bali, nag-text po ako sa kanya, Papa Jack, eh. Good morning, I love you, sabi kong ganun, Papa Jack. Tapos, hindi po siya nag-reply. Eh, di ba na, eh, di ba nga nasa ate niya, paano magre-reply? Hindi, Papa Jack, bago po kunin nung ate niya, nasa kanya na po. Okay. May ka-text na po siya, tapos hiniram po nung ate niya. Tapos sabi po nung ate niya, hindi mo man lang reply si Glenn, no, nag-good morning sa'yo. Buti pa yung best friend mo, sinasabihan mo ng I love you, sabi po. Kawawa. Ano ba tanong mo ngayon? Brad, yan ang may maingay dyan. Ay, may tumatawag lang po sa cellphone ko, Papa. Patay mo muna. Apo.
daw, Papa Jack. Sige. Anong tanong mo sa akin? Ayun po. Kasi po, sakit po kasi, Papa Jack, eh. Actually, kahit anong pag-usapan natin ngayon, wala naman tayong pwedeng gawin pa, eh. Alam mo bakit? Bakit po? Nakikinahingin na space, eh. Actually, alam niyo yung space na yan, mga kaibigan, yan ay pinagandang pakikipaghiwalay lang naman. yun lang din naman yun, eh. Tingin ng space, di ba? Yun lang din yun. It's the same banana, di ba? Yan ay pinagandang break tayo. Di ba? Yung tingin ng space, yun yung break tayo, pero baka ano ha, baka hindi ka pa naka-move on pag tapos na ako lumandi, balikan kita. Ganyan yan, eh. Alam mo naman siguro yan, lalaki ka. Actually, mas kawain ka na lalaki yan. Katawala, ikaw na biktima ka. Masakit kasi, Papa Jack. Yun nga po, pinagtatalunan namin ng communication po siya dun sa ex. Wala na, ngayon. Ano na yan ngayon? Immaterial, namagawa dyan, insignificant na yan. Kasi mga naka-invasion na space, eh. Wala ka nang pwedeng question, eh. Kasi she runs time away from you. Ano man ang gawin niya during that span of time, wala kang pakialam. So, if I were you, Brad, eh, let go mo na yan. Dahil mo nang reklamo, di ba? Dahil mo nang reklamo, dahil mo nagpapalungkot sa relasyon ninyo, tapos nanghihipo siya ng space. O ano, pupunta na relasyon na yan? Hindi kasi, Papa Jack. Yung mga effort na ginawa ko nung kami pa, hindi ko po talaga na-expect na magagawa ko po last night. Brad, good for you kung nagawa mo yung mga yun. At least natuto ka maging better partner. Yun na yun. At least natuto ka maging better partner. Kasi Papa Jack, kaya ko po ginawa yun dahil po sa yung isang advice nyo po din sa isang caller. Yung kapag naghiwalay, at least hindi ka maikukwento nung ex mo na, uy, si ganito masamang tao. Oh yeah, hindi ko sinabi yan, ha? Hindi po, Papa Jack, yung ibig ko sabihin, at least pag nag-break kami, may kukwento niya ako sa ibang tao. Alam mo, mali yung ganyan. Ano, I don't think sinabi ko yan. Pero kung sakasakali, baka mali ang dinig mo. Diba? What I always say, Brad, is when you make an effort for the person that you claim to love, you're not doing that para diba, para sa kanya. You are doing that for you. Kasi alam naman natin, diba, kapag may ginagawa tayong effort para sa taong mahal natin, hindi naman talaga siya ang masaya. Tayong gumagawa, di ba? Opo. So, ginawa mo yon, di ba, kasi alam mo ikaw magiging masaya. Do you agree? Opo. Eh, Brad, ano pa? Eh, makipaghiwalay na siya, eh. Ay, makipaghiwalay na siya. Kahit anong gawin natin ngayong gabi dito, hindi mo pwedeng diktahan at pilitin ng tao, di ba, to be with you kung ayaw na niya. Hindi pa pwede yun. Opo. You just have to let go, Brad. Kailangan accept na lang. Wala na, eh. Lalo po kasi masakit sa akin, Papa Jack. Kasi po, malayo po ako sa... Wala mo sa bahay po. Hindi, wala po akong mapagsabihan. Kasi po, nagtatrabaho po ako dito sa Tarlac, Papa Jack. Nagisahan ka ba talaga? Nabaisiha po. Glenn? Po. Wala naman tayo pwedeng gawin sa part na yan, eh. Diba, even if you tell me na sobrang sakit, sobrang bigat po mag-isa ko dito, there's no way na may pwede tayong gawin, diba? Especially kung ang gusto mo ay mapilit siya. Ayaw niya, eh. Diba? Eh, you are in the receiving end. Nandun ka na sa receiving end ng kanyang desisyon. If she wants to be with you, well, good for you kasi gusto mo talaga siya, tama? Opo. If she wants to go, diba, to have a life without you sa buhay niya, decision niya yan. At saka, other than she decided na lumayo na sa'yo, eh, bago pa man ito, Brad, andayin mo ng reklamo sa kanya. Andayin mo ng napupunan na nagpapalungkot sa'yo. Ano bang point? Diba? Ito na, connect the dots. Diba? She's been hurting you consistently. I am not saying na sinadya niyang gawin niyo para masaktan ka. I'm just saying, she was insensitive enough para gawin yon at masaktan ka in the process.
And here we are, di ba? Andun na sa punto na ano, nanangingi siya ng space. So, connect the dots. Hindi kayo inaante ka na lang niya pakawalan at palayain siya? Naramdaman ko rin po yung... O, di, bilang gentleman, bro, bigyan mo na yung ano, gusto niyang taong mahal mo. Palayain mo na siya. Palayain mo na. Gusto mo, yakapin kita. Yakap. Alam ko yan. Yakapin kita. Hindi ka natatawa, pinapatawa kita. Papa, nasakit eh. Oo, alam ko naman. Alam ko yan. Hag. Masaya ba tayo? Hindi pa. Meron ba pwedeng gawin maliban sa hag? Kiss. Pwede. Hindi kang tatawa, ha? Na, ba naman, diyan joke ito, eh. Smile ka na. Well, sorry, ha. That's just very insensitive of me to tell you smile ka na. But acceptance is the key. And, di ba, and value all the learnings na, ano, na meron. Napagdaanan mo, napala mo sa napagdaanan ninyo. Pag ganun na ang relasyon, Brad, wala na tayong pwedeng gawin eh. Ayaw mo naman siguro na pinipilit mo siya just to be in your life kahit ayaw na niya. Opo, kaya po binigay ko po yung gusto niya kanina, Papa John. Alam mo yung ano, alam mo minsan kaya masakit tong ano, tong, tell me if I'm, ano ha, if I'm correct ha. Alright? Opo. Okay. Pero pag-isipan mo bago ka sumagot. Kaya mahirap yung ganitong klase ng ano, ng, yun, lalo pag naghihiwalay. First girlfriend mo ba siya? Hindi po. Okay. Kaya madalas man na mahirap kasi lagi nasa utak natin baka hindi ka na makatagpo ng kagaya niya. Tama? Opo. Baka hindi ka nagmahal ulit ng ganun gaya ng pagmamahal na binigay mo sa kanya. Baka mamaya you can never make any sacrifice or sacrifices gaya na ipakita mo sa kanya. Tama, mali? Opo. We think that we are always the best version of ourselves iba sa taong iniiwan natin at baka wala nang point na mag-umpisa ulit kasi siya lang ang gusto mo. Tama? Opo, tama. Kaya lang, pag na-realize mo na yung taong gusto mong pag-alayan ng lahat ng bagay na yan, eh hindi naman willing to be with you. Brad, masakit man, but you have to believe kahit hindi mo maramdaman ngayon that you can still be a better version of your best self habang kasama mo siya. That you can fall in love again after masaktan na siya ang dahilan. Diba? That you can start a brand new life with someone else after gathering all your strength to start over again. I mean, it is what it is, Brad. I know na masakit, mahirap. It's really painful to let go of a person na alam mo, nangarap ka na. The 5 years, 10 years down the line na magiging kapiling mo sa buhay mo. Pero umayaw siya eh. And that's beyond your control. All you can do is accept the reality na ayaw na niya at itago, diba? You keep all the learnings and then down the line when you are ready to be hurt again and fall in love with someone new, lahat ng learnings na meron na pala mo sa kanya, eh, may apply mo. At not necessarily dapat ikinocompare natin, but we learn. We have to learn. And I'm sure maraming learnings, na? Ama? Opo. Maybe the biggest one that you are, di ba, that you are yet to accept. And maybe the biggest learning that you are yet to learn is acceptance. Di ba? Now, we can do everything we can, mga kaibigan. We can do whatever necessary, di ba, efforts, di ba, within our powers to make someone happy. But our everything can still be not enough for someone. And obviously, it wasn't enough for her. Obviously, the best effort you can give her, di ba, hindi umabot para maging masaya siya. Pag-ibig to, Brad, eh. Ang pag-ibig ay parang pagkain talaga yan. Lagi nakumpara sa pagkain. Sorry, tao ko ba? Ang pag-ibig parang pagkain niya. May mga pagkain na ayaw mong kainin kahit ano pa. Di ba? Kahit gaano pa kasarap yung luto, hindi mo kakainin at walang dahilan kung bakit ayaw mo kainin. Ayaw mo lang kainin. Ganun kasimple. Just don't want to eat that food. At walang paliwanag yan. Ganun ang pag-ibig. May mga paborito tayong pagkain na kahit anong luto, gusto mo kainin at walang paliwanag yan. Gusto mo lang kainin. Ganun ang pag-ibig, Brad. Pag ayaw ka na niya, ayaw na niya sa'yo, ayaw na niya sa feeling mo, kahit anong gawin natin, Brad, kahit suhula mo yan, ayaw na niya. At ayaw mo naman siguro ng taong mahal ka lang daw kasi nakikisama dahil pwede ka masaktan. Ayaw mo nang ganun, di ba?
Ayoko po. You don't want to have, di ba, to hostage someone just because naaawa sa'yo. Loving, mga kaibigan, is different from being sympathetic. Ang dami yan. Ang ano ko lang naman kasi... Ang dami ko sinabi, wala ka man lang na yun. Ang ganda naman English ko dun eh. Narinig mo? Opo. O repeat from the top. Bukas na lang po natin. Ano ba yan? Ano ba yan o? Oh? Bad trip o? Oh. Nabiro lang. Ano yan? Ano po kasi Papa Jack, yung masakit pa po kasi sa akin. Nung nakaraang umaupo kasi ganito po. Nakipag-iwalay po yung nakaraang ex ko pero nagpapasalamat naman po siya na ganun po, ganito, ganyan. Wala po siyang sinabing masama sa akin. Ano yung ex mo ta? Opo. Huwag yan na pag-usapan yan, brad. Hindi po yung ano lang, Papa Jack, kasi halos pares lang din po. Sino yung niya kanina. Mali yan, mali yan. Ayokong pag-usapan yung ex mo. Unfair naman yan, Chong. Pero ba't ganun? Huwag kumpara. No. Yun sinabi niya po kanina. Brad, wag. Opo. Muna ito lang, mabubusit ako sa'yo. That's not right. Huwag mo yung kumpara yung ex mo sa nakikipaghiwalay na girlfriend mo ngayon. Opo. Hindi tama yan. Opo. Whatever the premise, Brad, do not compare someone but to another person. Especially when it comes to ano people na minahal mo. There are no two identical people in the world, even twins, mga kaibigan. May laging pagkakaiba. Meron pagkakaparehas pero circumstantial lang. But please do not interpret it the same way. Ang daming lalim naman English ko, ha? Nainis ako sa akin. Hindi ba takay Lord eh? Ano pangalan niya? Judian po. Santos? Santos? Hindi naman po. Okay. Akala ko ano eh, Santos, artista yun eh. Sige, kung nakaantabay siya, I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Ngayong gabi, gusto kong gawin, gusto kong malaman, gusto kong maulinigan yung damdamin mo, di ba? Kung gaano kaluwag yung pagpapalayan gagawin mo ngayon. Okay? Opo. Judy Ann, anong tawagan nyo? Babe po. Ha? Babe. Anong yan, babe? Babe, I'm leaving! Sakto yun, ayun nga play natin. O sige na, kung nakahantabay siya, anong gusto mong... Hey, sorry, thank you, and goodbye. Opo. Game. Jedi. Sorry. Minsan, sobrang kulit ko. Naiinis ka na, hindi pa rin ako tumitigil. Sorry sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Thank you dahil sa mga naituro mo, natutunan ko, mga napagdaanan. Thank you sa alaala. Thank you kasi ako yung nagawa mo kong makilala sa magulang mo. Ako yung pinakauna. Madami akong dapat ipagpasalamat pero hindi ko na masabi kasi buminaw ka na, umayaw ka na, nasakit marinig sa'yo na hindi ka na masaya sa akin.
good memories and mabaunin ko palagi. Paalam. Mahal na mahal kita. Wala ko kahit isang pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Ginawa ko yung pinaka kaya ko para mapasaya ka at tulungan ka. Kahit konti, kahit maliit na masamang salita, wala kang maririnig sa akin. Alam mo, kung gano'n kita kamahal. Namadating pa sa point na kahit hindi ko gustong makita nila nanay. Umiiyak ako sa harap nila pag nag-aaway tayo. Pinapakita kong kaya ko, malakas ako, kahit nahihirapan na ako. Kasi ayoko makita mong mahina ako. Gusto ko makita mo na karapat na punta ko sa'yo. Mahal kita. Paalam. Don't be afraid to show. Okay na po yan, papaya. Para naiinto ko rin yung mga bisyo ko. Kasi ayaw mo yung mga bisyo yung ganun. Iinto ko para sa'yo. Ayun lang. Maraming salamat. Magpapaalam na din ako. Okay na po yun, Papa Jack. Feel better? Ha? Medyo nakaluwag lang po ng konti sa loob ko, Papa Jack. Alam mo, Glenn, wala naman talagang solusyon dyan eh, kasi wala ka naman pwedeng baguhin. Siya naman, siya may desisyon niya, hindi ikaw. Opo, naintindihan ko po. Pero aminin mo, nakakagaan ng pag-iyak. Gabing iyak mo eh, feel na feel eh. Diba? Nakakagaan, diba?
Opo. Nakakaluwag ng kalooban, ha? Opo. Oo. Thank you very much for making this call. Kayo po kasi yung naisip kong tao na pwede kong mapagsabihan. Maraming salamat. Oh, magaling talaga kasi ako. Nabusin ka ba? Hindi naman. Sabi ni Biro lang kita. Well, sabi nga nila, in every ending, di ba, is an indicator of a new beginning. Lagi yan eh. It's what we don't realize pag may nagtapos, di ba? We do not realize na ay may nagtapos. Malungkot, di ba? But it's a chance for a more colorful beginning. Tama, mali? Opo, naniniwala naman po ako doon. So, dapat alam mo na na the pain you're feeling right now, like I always say, ay temporary. Tama? Opo. Temporary lang yan. And soon enough, it will be over. Diba, you're going to smile na wala nang halong kirot like you have never been hurt before. Agree? Agreed po. You have to agree. Sometimes, may mga pagkakataon na you don't really agree but you have to believe that it will happen one day someday. God bless you and I really hope, diba, now that you're emotionally sick, I really hope you get well soon. Thank you for calling the show. Apo, Papa Jan. God bless you, brother. Maraming salamat po. Thank you. Apo. Si Glenn, mga kaibigan ng